Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, tayo po ay nagbabalik upang magbigay ng ating komento, opinion at reaction sa mga issues at nagbabagang balita sa ating bansang Pilipinas. At balitang Philippines muna tayo mga kababayan, no? About Marcos administration's current projects, no? Yung mga naaprubahan na at yung mga pending. At eto nga po, no? Correct me if I'm wrong. Ito yata ang kauna-unahang cancer center sa ating bansang Pilipinas. Good news po ito. Ito po ay isa sa mga proyekto na inaprubahan po ng NEDA out of 7 doon po sa public-private partnership project ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung tinatawag niyang PPP. Ayan. So ano po yun? Ito po yung balita sa Philippine News Agency. PGH o Philippine General Hospital Cancer Center shows Marcos' commitment to prioritizing health. O yun po yung sabi ng NEDA. Ito po yung laman ng balita. The National Economic and Development Authority Board's approval of the establishment of the 6 billion. Remember, 6 billion. 300-bed capacity, University of the Philippines, Philippine General Hospital Cancer Center is a manifestation of the Marcos administration's commitment to prioritizing the health care needs of Filipinos. A socio-economic planning official said. O, diba? NEDA Undersecretary Rosemary Idilion said the UPPGH Cancer Center is the first public-private partnership project approved under the Marcos administration. Kauna-unahan daw na proyekto ng Pangulong Marcos under the public-private partnership program o project na aprubahan. Kasi napakaganda po. Di po ba? Ulitin ko, correct me if I'm wrong. Ito yata ang kauna-unahang cancer center. At yan po yata ay itatayo sa yan po sa UPPGH, no? Ang ganda rin ng message that we are really prioritizing health. So this will be the first of many, I hope, Idilion said in a media forum Saturday. The NEDA board chaired by President Ferdinand R. Marcos Jr. approved 7 high impact projects during its third meeting Thursday in Malacañang, including the UPPGH Cancer Center. The 7 NEDA board approved high impact projects are expected to contribute to achieving the administration's social and economic transformation goal in the medium term. Citing the Philippine Development Plan for 2023-28, Idilion said regional specialty hospitals are among the Marcos administration's commitment. Ay maganda 'yan. Yung mga kababayan natin na nasa mga malalayong probinsya, hindi na kailangang pumunta pa all the way sa Manila para dito, no? So of course, the first among which will be the UPPGH Cancer Institute. Ayun. So ang bala kasi po sa totoo lang ng Pangulong Bongbong Marcos, no? Hindi lang i-concentrate diyan sa Metro Manila yung mga hospital, yung mga specialty hospitals. Kung pwede po, sabi dito, regional specialty hospitals, no? Sana, no, diyan po sa lugar ng Cebu o yung mga karatig lugar na nila, diyan na lang sila pupunta. O di kaya ilang diyan sa mga bayan sa Cebu ang pwedeng puntayuan ng mga hospital, mga specialty hospitals, para hindi na po magpa-apply pa ng Metro Manila o diyan sa Luzon, di ba? O kayong mga nandyan sa Northern Luzon, saan po pwede dyan? Na pwede nyong ibiyahe, pwedeng dalawa, tatlo. Dyan sa Central Luzon, sa Southern Tagalog, sa Mindanao. Yan po sana. Kasi ang nangyayari, yung mga specialty hospital tulad ng Philippine Heart Center, lung cancer, o kidney, o whatever, itong cancer center, lahat po nakakonsentrate sa Metro Manila. Paano naman po yung mga taga Mindanao, taga Visayas? Di ba, pa-apply pa, ikaw walang pera. Eh, hayaan nyo na lang. Lalo na kung may cancer. Antay na lang tayo. Di ba? Ganun eh. O yan, sa awa ng Diyos.
no, naisip nitong Marcos Duterte administration na magpatayo nito. I think yung budget na 6 billion pesos is with 300 beds capacity, $300. Ito pa, Dr. Jose Rafael Marpori, PGH Special Assistant to the Director, said the Cancer Center will give medical professionals access to new technologies that can aid in cancer detection and treatment. In his first State of the Nation address last year, Marcos vowed to build a Center for Disease Control and Prevention, yung CDC, Vaccine Institute, and specialty hospitals nationwide. Remember, nationwide. Sana magkatotoo. To bring essential health services closer to the people. Yeah, correct. Napakinggan natin ang husto ang malalaking specialty hospitals gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region, kundi maging sa ibang parte ng bansa kailangan magdagdag ng ganitong uri ng paggamutan. Correct! Ayan po ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana po mapatupad po yan. No? Okay po, so dyan po natapos yun. No? Ito pa po ang isa sa magandang balita niyan. No? So yan po mga kababayan, no? Yan ang po ang isa sa mga good news. At kasama po sa good news na yan ay ito po. No? Congress restores 1.56 billion cancer fund. Oh, ibinalik daw po ng Kongreso ang 1.56 billion cancer fund kasi sa pagbuo ng cancer center. Di ba? Kailangang pondo 6 billion. Oh. Ito po ang laman ng balita. The line item insertion of 1.56 billion for two cancer funds under this year's General Appropriation Act will aid millions of Filipinos who suffer from various kinds of cancer. Deputy Speaker and Batangas Representative Ralph Recto said in a statement Sunday that it was the result of multi-partisan bicameral push. Good. Good job. Oh. Of the 1.56 billion insertion, 1.054 billion will be for cancer prevention, detection, treatment, and care as mentioned in Republic Act 11215, the National Integrated Cancer Control Act. It will be specifically go to the procurement and delivery of cancer, supportive care, and palliative care medicines covering the 8 treatable cancer types. Meanwhile, the remaining 500 million under the Cancer Assistance Fund will be used for cancer prevention, detection treatment, diagnosis, and care for 8 priority cancer types. The assistance pool that cancer patients could tap in is bigger than the two programs combined, 1.56 billion pesos, Recto said. There is a 32.6 billion medical assistance to indigent and financially incapacitated patients in the 2023 General Appropriation Act. Up from 21.3 billion last year, the fund was be administered by the Department of Health. Oh, wow. During last year's budget deliberation, Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Bergeri urged Congress to restore the line item appropriation for the two programs. Buti naman po at ibinalik ninyo. Good job ka dyan, Congressman Recto. Mabuti na lang at ikaw ay nakapag-isip-isip. Recto backed Bergeri and emphasized that restoring the cancer fund in the national budget is one doctor's order we cannot ignore, correct? The cancer fund is not a tumor that must be excised from the budget. It is a treatment tool which, on the contrary, must be boosted, he added. Records show that in 2021, cancer killed almost 61,000 Filipinos or one in every 9 minutes. Ang dami po niya. Saka nakita niyo naman yung ako po, yung suffering, no? Yung paghihirap ng cancer patients, hindi po maipinta, no? Saka,
ito talaga, itong, no, yung mga mong may sakit na cancer na ganyan, it's like a ticking bomb, eh, no? You never know. No? Hopefully yan, at least meron po na kahit pa paano may isa na, at sana bago matapos ang termo niyo ni Pangulong Bongbong Marcos, eh, dumami pa, no? Sana maulanan si Pangulong Bongbong Marcos para dumami pa ang katulad niya. At sana maulanan ng kabutihan, no, at tamang pag-iisip ang mga lawmakers tulad ni Recto, di ba? Oh, maganda po yung ginawa niya. Ako, saludo ako doon sa ginawa niya. Okay? So, yan po. Kayo po, comment down below, and I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.